What's up mga kapuso? Ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilet Matias, Adorne Atlo. Nabilog na naman ang ulo ni Meredith itong si Ira dahil nga sa sinabi niya o sa pagkukunwari niya na masakit pa ang kanyang mga binting. Ngunit sa totoo lang ay nakakalagad na nga po siya. Samantala, nag-away nga ang mag-asawang Constantino at Lorena dahil na rin sa paulit-ulit na nire-remind ni Lorena ang kanilang naging relasyon noon nitong si Meredith. Samantala, pumunta naman sa Batangas itong si Patricia upang asikasuhin ang kari-arian ng kanyang mga magulang at dito na nga nagkaroon ng pagkakataon si Trixie na puntahan si Lilith upang sa ganon ay kausapin ang kanilang ama. Tuluyan na nga pong natanggap ni Lilith at ni Trixie itong si Lilith bilang ate at masaya nga silang kinakausap ang kanilang ama, mga kapatid. Samantala sa pag-uusap naman ni Meredith at ang kanyang anak na si Ira, sinabi nga niya dito na kailangan panagutin nila si Lilith dahil sa nangyari sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Ira na ayaw na niyang makita si Lilith sa kanilang buhay, sa korte man o sa kahit saan, kung kaya mag-focus na lamang daw siya sa kanyang recovery. Sa pag-uusap naman ni Meredith at ang kanyang kaibigan na attorney, nagtataka pa rin hanggang ngayon si Meredith kung bakit nag-email si Ramir noon na gusto niya itong makausap. At nakapagpa siya nga si Meredith na bisitahin si Ramir doon sa ospital na datnan nga niya doon si Lilith. Pinapasok naman ni Trixie si Meredith upang makausap si Ramir. At nakita nga ni Meredith si Ramir, tinanong nga niya dito kung naalala niya itong si Meredith. Dito na nga kaya manunumbalit ang karamdaman o magagaling na si Ramir dahil sa makita niya ang kanyang ibang pamilya. Walang iba kundi si Meredith at Lilith, mga kapuso. So ito po ang mga dapat natin abangan bukas dito lamang po sa Lilith Matias, dahil mukhang darating na rin itong si Patricia at mukhang madadatnan niya ang mag-ina doon sa kwarto ng kanyang asawa. Thanks for watching. Bye-bye.